So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban na naganap sa Riyadh, Saudi Arabia, tinalo nga po ni Dimitri Bibol si Lyndon Arthur ng UK via unanimous decision. Dinumina ni Bibol ang bawat round at napabagsak pa niya ito sa round 11 dahil dyan napanatili ni Bibol ang kanyang WBA light heavyweight belt. Umabante na ang record niya sa 22-0 habang bumagsak naman ang record ni Lyndon Arthur sa 23 wins and 2 losses sa laban naman ni Deontay Wilder versus Joseph Parker. Tinalo ni Parker si Wilder sa isang unanimous decision. Halos dominanting nga po ang nangyari kay Wilder. Halos ayaw po kasing sumuntok ni Wilder at naghahanap lang ng isang big shot. Subalit basang-basa na ni Parker ang kanan ni Wilder. Groggy pa si Wilder sa round 8 at muntik-muntikan pang tumumba. Sinasabi nga po ng mga commentator, father time na daw ni Wilder. May edad na kasi itong 38. Dahil dyan mga tol, bumagsak na ang record ni Wilder sa 43 wins and 3 losses habang umabante naman ang record ni Parker sa 34 wins and 3 losses. Sa main event naman sa pagitan ni Anthony Joshua versus Otto Wallin, tinalo naman ni Joshua itong si Wallin via stoppage sa round 5. Hindi din kinaya ni Wallin ang lakas ni Anthony Joshua. Dahil dyan mga tol, umabante na ang record ni Joshua sa 27 wins and 3 losses habang ito na ang pangalawang talo ni Wallin. Bumagsak na ang record niya sa 26 wins and 2 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil tapos na ang laban sa Riyadh, Saudi Arabia, tutungo naman po tayo sa bigating laban sa bansang Japan sa pagitan ni Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales versus Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Japanese The Monster na Oya Inoue. Dalawang araw na nga lang po, magaganap na ang pinakahihintay ng lahat, ang undisputed class sa Super Bantam. Bagamat dihado ang kababayan natin sa laban na yan, may mga naniniwala na ma-upset ni Tapales ang tiniguri ang Monster at may mga paraan nga kung paano magagawa yan ng Pinoy. Katulad na lang ng pagbibigay ng batikang sports analyst na si Attorney Ed Tolentino ng susi kung paano manalo si Tapales kay Inoue. Tatlong susi nga daw po ang paraan kung paano talunin ni Tapales si Inoue. Paliwanag ni Attorney Ed Tolentino mga tol, ang unang susi daw ay ang kondisyon. Kailangan na kailangan daw ni Tapales ang matinding kondisyon, lalo na daw yung bed basket ni Tapales, yung chan nito. Kilalang body puncher daw si Inoue, isa daw yan sa paboritong atakihin ni Inoue, ang katawan ng kalaban. Meron daw itong magandang right straight sa chan, at meron din daw short left hook, at meron din daw short left hook sa bodega. Kaya magpapaulan daw itong si Inoue ng suntok kay Tapales sa bodega, katulad daw ng ginawa ni Inoue sa dalawang Pinoy na si Michael Dasmariñas at sa unang laban ni Inoue kay Donaire, kung saan bumagsak itong si Donaire sa round 11. Pero naniniwala naman si Attorney Ed Tolentino na napagandaan na yan ni Tapales base daw sa training nito. Ang pangalawang susi ay ang patient o pasyensya ni Tapales. Kailangan umano ni Tapales na gamitin ang estilo niya sa huling nakalaban niya na si Murudyon Akmadalyev, kung saan nakuha niya ang dalawang titulo sa Super Bantam. Bagong Tapales daw kasi ang nakita natin sa laban na yon. Kilala daw si Tapales na brawler para kay Inoue na puncher. Hindi daw advisable na makipagsabayan si Tapales sa isang puncher. Napakadelikado daw, kaya mainam yung estilo na laban ni Tapales kay Akmadalyev. Yun daw ang gamitin niya. Dumidistansya daw kasi si Tapales doon, at meron ding mini shoulder roll para i-frustrate ang mga suntok ni Akmadalyev. Kailangan din daw magamit ni Tapales yung kanan niya dahil babantayan daw ni Inoue ang kaliwa niya. May magandang right jab at right hook daw itong si Tapales. Perfect din daw yan kapag sinabayan ng left uppercut. Matinding pressure daw kasi ang gagawin ni Inoue kay Tapales para sumabay si Tapales. Kaya kailangan ni Tapales ng matinding pasensya. At ang pangatlong susi daw mga tol para manalo kay Inoue ay ang timing. Kailangan daw niyang timingan itong si Inoue. Bagamat undefeated daw si Inoue, nagkakamali din daw ito. Kung maalala nga daw natin yung unang laban ni Inoue kay Donaire, nagkamali daw doon si Inoue. Pasok daw ng pasok si Inoue, kaya nahuhuli daw siya ng left hook ni Donaire. May tendency daw kasi na pasok ng pasok itong si Inoue. Palibasa, puncher daw siya. At yun daw ang magandang ibato ni Tapales kapag matimingan si Inoue. Kontrapelo daw kasi ng orthodox ang kaliwete. Pero in fairness, naayos na daw ni Inoue ang mga pagkakamali niya sa labang kay Donaire. Nagkaroon na daw ito ng magandang depensa at mabilis daw ang in-out.
Pero ika daw ng mga trainer, ang mga boksingero daw, bumabalik daw sa kanilang old habit. So baka maging bara-bara din itong si Inoue kay Tapales.